Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Huwag ismulin ang gawa ng isang estudyante mula Negros Occidental. Kahit kasi recycled materials lang ang gamit niya, malaki daw ang potensyal ng kanyang pen-sized microscope. Tiyak manlalaki ang inyong mga mata kapag inyong malaman ng micrograph o imaheng ito. Kuha gamit lang ang isang makeshift microscope. Ito ang pencroscope, isang pen-sized microscope na gawa ng college student mula Binalbagan, Negros Occidental na si CJ. Nag-start ako using prototype muna or drawings. After that, nag-collect ako ng mga recycled items. Dahil love ko yung recycled materials, dyan ko na in-execute yung lahat ng materials para gumawa ng pencroscope. Ang ginamit ni CJ para katawan ng kanyang pencroscope, case ng highlighter, habang ang mga wire naman ito mula sa kanyang lumang earphone. Ang pencroscope pwede raw i-connect sa isang smartphone o TV para makita ang detalye ng isang specimen. Sa ngayon, in-improve ko pa especially yung sa magnification niya and then yung kanyang physical appearance so that hindi lang siya mukhang recycled tingnan. Since this is the first time having this kind of students who is able to balance his time in focusing his interest in inventing something for the benefit of the students, we are all proud. Kuya Kim, paano ba gumagana ang mga microscope? Kuya Kim, ano na? Para makita sa microscope ang maliliit na mga bagay, merong iba't ibang mga lens na siya nagmamagnify sa detalye ng specimen at gumagamit ito ng ilaw para naman mas malinaw itong makita. Ang microscope ay unang naimbento noong 16th century. Ang unang versyon nito, pinaniniwala ang binuo ng Dutch optician na si Hans Janssen at si Zachary. Taong 1609 naman ang binuo ni Galileo Galilei ang isang simpleng microscope na tinawag niyang Occhiolino, hanggang sa nakoin ang term na microscope ni Giovanni Faber. Mula sa mga imbensyong ito, na-develop ang mga microscope na ginagamit natin ngayon. Samantala, sakali man daw na mamas-produce ni CJ ang kanyang pencroscope, di hamak na mas mura daw ito kumpara sa ibang mga microscope. Ang motivation ko rin sa mga kaklase ko because I see them struggle, especially sa mga biology classes. I feel so happy because it can be a benefit sa mga estudyante, especially dealing with science. Kung ang gawa ni CJ sing laki ng ballpen o highlighter, gaano naman kaya kaliit ang isa sa pinakamaliit na microscope sa buong mundo? Sa laki nitong 7mm by 4mm, ang MooseScope na isang microscope na nasa isang microchip ang kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamaliit na microscope sa buong mundo. Dinevelop ito ng mga researcher mula sa IIT o Indian Institute of Technology, Hyderabad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, mag-post o mag-comment lang gamit ang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot lang itatuwa ng isang photographer ng luoy nagbabakasyon sa Batangas. Nasilayan kasi niya mula roon ang isang bulalakaw na once in a lifetime lang kung magpakita. Sa lahat ng litratong nakuna ng photographer na si Winfred, isa rin to sa pinakaspesyal. Sa litrato kasi na nakuhanan niya nung pinagdiwang ang 40th birthday ng nobya sa Calatagan, Batangas, masisilayan ang isang napakailap na comet o bulalakaw na once in a lifetime lang daw kung magpakita. Ang comet C-2023A3 o Tsuchinshan Atlas. Kaya nang namataan ito, si Winfred wala raw sinayang na pagkakataon. I would always research the best times to take it. I have several apps in my cell phone to know where I should point my camera. I had to wait for the sun to really set para wala masyadong light pollution. Kaya abot langit ang kanyang tuwa nang mapitikan niya ito. I guess blessed is not the best word to describe it. To be able to capture an event like this that you know that won't happen 80,000 lifetimes is amazing. Kuya Kim, bakit merong tila buntot ang mga bulalakaw, Kuya Kim? Ano na? Kapag nakakakita tayo ng mga comet, madalas meron silang maliliwanag na buntot o tail. Nagkakaroon sila nito kapag sila'y papalapit sa kung tawagin ay perihelion o yung lugar sa kanilang orbit na pinakamalapit sa araw. Yan ay kapag nag-a-approach sa sun, ang tendency ng mga ice particles na yan ay natatransform into gas. And so, nagpo-form siya into tail. Dalawa ang nangyayari dyan. Yung solar radiation ay nagbibigay ng magandang buntot, meron pang ion tail, solar wind naman ang nagbibigay ng pangalawang buntot ng kometa. Ang pagpapakita naman ng comet C-2023A3 sa buwang ito sa iba't ibang bansa, gaya ng Russia, North Macedonia, at dito sa Pilipinas, ang unang beses na masilayan to sa ating planeta. Ayon sa NASA, ang bulalakaw na to, na nadiskubre nito ng nakaraang taon, posibleng huli na mataan sa Earth, 80,000 years na nakakaraan. At
maaaring hindi na masisilayan sa ating solar system kailanman? Sa solar system kasi, tatlo ang demarcation line dyan. Ang pangatlong demarcation line ay ang tinatawag na Oort cloud. Nahandyan ang mga kometa. May kanya-kanya kasi na layo ang mga iyan. May kanya-kanyang period ba ng pagbalik sa atin? And so may mga matatagal, may mga long period, may mga short period kami. Nakakamangha talaga makakita ng bulalakaw. Kaya marami sa atin hiling makakita ng meteor, meteorite, ay comet pala. Pero teka, ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Ang comet ay maliliit na icy dirt ball na umiikot sa palibot ng araw. Ang meteor naman ay space rock o meteoroid na pumasok sa atmosphere ng Earth. Ang meteor, tinatawag ding shooting star dahil sa streak ng liwanag na masisilayan habang pabagsak ito sa Earth. Kapag bumagsak naman sa lupa ang meteoroid, tinatawag na itong meteorite. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet, mag-post o mag-comment lang gamit ang hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 hours. Pinasabog ang isang gusali hanggang sa tuluyang gumuho ito sa Louisiana po yan sa Amerika. At bakit kaya ito ginawa? Kuya Kim, ano na? Sa taas nitong 94 meters, itong tinuturing na pinakamatayog na gusali sa lungsod ng Lake Charles sa Louisiana, USA, ang Hertz Tower. Pero nitong September 7, ang matayog na gusali, bigla na lang pinasabog. Tuluyan itong gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Pero wala daw dapat ikabahala ang publiko. Ang pagpapasabog kasi sa Hertz Tower, sinadya daw talaga. Kuya Kim, bakit merong mga gusali sadyang pinapasabog? Kuya Kim, ano na? Controlled explosion ang tawag sa sadyang pag-detonate sa isang pampasabog o di kaya ay pag-dispose sa isang improvised na explosive device. Pinaplano ito at sinasagawa sa ilalim ng mahigpit na kontrol upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at ng paligid. Ang kontrol na pagpapasabog sa isang gusali o tinatawag ding building implosion ay ginagawa para mas mabilis ang pag-demolish ng isang struktura at masiguradong hindi kakalat ang debris nito. Ang building implosion madalas ginagamit sa mga strukturang luma na. Dito sa Pilipinas, marami na rin mga lumang struktura ang dinemolish na. Pero wala pa sa pamamagitan ng building implosion. Population natin, parami ng parami. Infrastructure in our country, parami ng parami din. Kaya magiging collateral yung ibang magkakalapit na buildings. Paggamit ng mechanical demolition and selective demolition, mas madali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.